lumabas sa kautosang Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anong dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano bang nakasulat sa kautosan? Ano bang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tamang sagot mo, gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang wag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem palpuntang Jericho. Inarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakaandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niyang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit, may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritan sa kanyang asno at tinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 20 pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, eto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng abogado. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganoon din ang iyong gawin.